ipapahintulot ko bang makulong ako? Patayin na lang ninyo ako. Magpapatayan na lang kami ng gobyernong ito. Ito lang. Ang hirap sagutin yung katanungan na yan eh. Sinasabi ni ano? Tinatanong ni ano? Ni Katunying sa kanya? General, hindi mo ba naisip na ikaw yung ano na namamahala ng Bilibid? Pero, makukulong ka kasama niya. Siyempre, isip-isip, tika-tika na. Ako yung ano, matibay ako, lumalaban ako sa ano, lumalaban ako sa mga sindikato. Lumalaban ako, lahat ng kubol, inalis ko. Lumalaban ako sa droga, lahat ng mga tilapya. Lahat ng klaseng tilapya, hindi ko na pinapasok. Tilapyang buhay. Hindi ko na pinapasok, tika-tika lang. Hindi pwede, kaya ito po. Ito po ang sagot. Tagtarin ako ng pino sa loob ng kulungan. Pag siya ay nakulong, nakasama siya dun. Ipapahintulot ko bang makulong ako? Makinig kayo, mga pro at anti-bantag. Patayin na lang ninyo ako kasi alam ko ang mangyayari sa akin doon. Kita mo? Pag ikulong daw siya, patayin nyo na lang daw siya. Kasi tatagtarin daw talaga siya ng mga preso doon. Bakit? Eh, ang dami niyang ginagawang plataforma dyan. Dami niya sagasaan eh. Dami-dami niyang ginawang reforma dyan eh. Yung mga may-ari ng kubol eh. Lalo na yun. 500 kubols, mga kontrabando. Sinasagasaan lahat yan ano, ni Bantag. Araw-araw kami. Di pa na kontento, demolition eh. Dinimolish eh. 500. Ganun talagang mangyayari kay Bantag dyan. Pag nakulong doon, aba, nung sabi niya, tantarin lang ako ng pinong-pino. Totoo naman eh. Mag-iigante ang mga yon. Maraming mga bayaran yon, mga drug lords. Kayang-kayang gawin yon. Kung kayang-kayang nga naman iobra siya ngayon eh. Ano pa kaya pag nakulong siya? Parang pinakain na lang, pinakain niya yung sarili niya sa malaking leon. Sa mga malalaking buaya. Malalaking buaya dyan sa ano, sa kulungan, sa Bilibid. Diba? Parang inihain lang niya sarili niya. Pinapakain niya yung sarili niya na libre pag nakulong siya. Aba, sabi niya, tagtarin ako doon ng pinong-pino eh. Eh, kung makulong ako, mas ganda pang patayin niyo na lang ako. Sabi niya, hindi naman ako katulad ng mga senador, na makukulong na big time. Nasabihing, ano, proteksyonan yan. Kung sasabihin nila, nasabihin, proteksyonan yan kung sasabihin nila, ako ang target nila. Magpapatayan na lang kami ng gobyernong ito. Matindi po. Yung statement ni Bantag. Patayan na lang daw kaysa ikulong siya. Igurot na general. Matapang, handang mamatay, ipaglaban lang ang kanyang karapatan. Wala eh. Sino ang asahan ko? Kung ginawa nila sa akin yun, meron pa ba? Wala na. Yun po ang sinasabi ni General Bantag. Handang makipagpatayan po ito. Ngayon, meron akong audio dyan. Ito. Inedit ko lang para sa inyo, mga 10 seconds lang. Kasi ito po ang laman ng ating content ngayon. Na handang lumaban ito, makikipaglaban itong si Bantag sa gobyerno. Wag lang makulong. Pakikulong nyo, magpatayin nyo na lang daw siya. Di na siya magpakulong. Handang sa makipagpatayan sa gobyernong ito. Panoorin po natin ang kapiranggot na video hiniram po natin kay Anthony Taberna. Ipapahintulot ko bang makulong ako? Patayin na lang ninyo ako. Magpapatayan na lang kami ng gobyernong ito. Kita nyo guys. Ganyan katikas yung sinasabi ni Bantag.
Magpapatayan na lang daw. Aabot pa sa punto magpatayan? Aabot pa ba sa punto na ganito? Dapat dito, papasok na dito si, ano, si PBBM sa isyong ito. General yan, ha? At sinasabi niya yan, ha? Kagabi kay, ano, kay Anthony Taberna. At lakas ng loob niyang sinabi yan. Patayan na lang kami ng gobyernong ito pag ikukulong ako. Tatagta rin ako dun. Nang pinong-pino. Gugustuhin ko bang makulong ako? Magpapatayan na lang kami ng gobyerno. Matindi nga yung word na sinasabi niya. Kasi nga, matapang talaga itong taong ito. Ang tanong, kayo, mga antay at mga pro-bantag, payag ba kayo na darating ang sinasabi ni Bantag na magpapatayan? Payag ba? O ano, anong estado niyo dito? Kasi nakikita ko kay Bantag, to be honest. Kasi mahirap naman po maghusga agad. Pero ako sa nakikita ko po kay Bantag, mga statement na binibitawan niya, sincero, diretso, diretso yung sinasabi niya. At yung sinasabi niya na handa siya makipagpatayan sa gobyerno kaysa makulong siya, kaysa ikulong siya sa binibid. Nako, malamang hindi na po biro yun. At sinabi niya po yun. Pag may prinsipyo ang isang tao na walang kinalaman sa ibinibato, sa isyo, naku, lalaban ko ito. Pero tayo, hindi po tayo nagdadasal na sana magkagulo. Na ito nga, panawagan nga natin dito, sana pasukin na agad ito, itong issue ito ng presidente. Kasi iba ito eh. General to generals. Isa lang si Bantag. General to generals. At papayag kaya ang administrasyon na magkagulo pa? Maka pwedeng wag na. Pahupain na po ito. At tukuin na po kung sino po talaga ang tunay na salarin. Ako, tumatayo balahibo ko sa sinasabi ni General Bantag. Eh. Makipagpatayan daw talaga siya sa gobyerno. Eh, kailangan po niya eh. Kailangan po ni Bantag malinis yung pangalan niya eh. Buti nga dito si Bantag kahit papano ay napag-usapan natin sa Misdak Pilipinas. At kayo mga viewers, nakilala ninyo si Bantag kung sino si Bantag. Dahil ang hangarin lang naman natin dito ay masundan ang kanyang buhay at isyong ito. Hanggang saan? At hanggang ano po ang mangyayari sa kanya? Tuluyan na ba itong ituturo na suspek? Tuluyan ba itong ididiin? Dahil yun na nga ang sinasabi ni Bantag eh. Na talagang ididiin siya sa isyong ito. At kung ididiin ako, at kung ikukulong nila ako, ayaw niya magpakulong, mas mabuti pang mamatay siya. At handa siyang lumaban sa gobyernong ito.